muna ako kay God. Kasi lahat po tayo binigyan ng biyaya. Napunta po tayo lahat dito sa uno. Nagkaroon ng tsansa para umasenso, para yumaman. Of course, thank you po sa mga BOD, Board of Directors, kay Sir William, kay Sir Ollie, kay Sir Herbie, at saka sa mga may bahay po nila. Saka sa mga grand uplines ko po, kay Upline Vanny, kay Upline Mark, kay Upqua, kay Upjo, sa mga ibang uplines pa po, lalo sa direct upline ko po, na partner ko po sa buhay ko, si Upline Michael Chan, sa ibang upline po nagka-guide sa akin, Slap Butch, Upline Terea, ang person, Sane, thank you po, thank you so much. Grabe ba po yung feeling dito kasi naalala ko po 3 years ago, lagi po kami sa bleachers, lagi po kami andan yung grupo mo namin, Rampo. Lagi lang po kami nasa dulo. Actually, hindi na nga po namin alam kung ano yung nangyayari dito sa harap, palos hindi na po namin makita sa likod. Every time may event, andun lang po kami. Totoo po pala ang uno. Sa simula, mahirap. Sa simula, ang hirap maniwalaan po ng kitaan. Parang hindi totoo. Pero naisip ko po, kung ito po yung uno, ang tsansa para umasenso po yung pamilya namin, gagawin ko to. Ang turo po sa akin ng nanay at tatay ko, kailangan lang daw po magtsaga. Sipagan mo para umasenso po. Nakarating po ako sa Manila, wala po akong kamalay-malay. Akala ko lang isang ordinary day. Nakidnap po ako sa uno, napadpad po ako sa uno. Actually, natakot po ako noong una, hesitant po ako, may duda po ako. Pero sabi ko, kung ito yung magpapa-asenso sa amin, gagawin ko po si Uno. Kaya po pumunta dito sa Manila. Nag-aral po ako sa FEU. Ang hirap po sa part ko kasi nag-start po ako sa Uno. Actually, wala po akong pamuhunan dito. Pero kahit ano po, nag-take po talaga ako ng risk. Gumawa po ako ng sources, gumawa ako ng paraan para po makapag-start dito. Until po nakapagsimula ako, napagdaanan ko po lahat ng hirap. Sobrang hirap po. Pero still after po ng class, nagpupunta po ako ng Uno office. Minsan po natatapos yung meeting namin with uplines. Umaabot po kami 3 a.m., 4 a.m. Minsan po nakaka-uwi ako sa tinitirahan ko. May araw na. Parang uuwi na lang ako para magpalit ako ng damit ko ng uniform. Minsan po naaabutan ko na lang. Natutulog na lang po ako sa may jeep. So iba-iba po yung napagdaanan ko. Sobrang hirap po. Pero sabi ko, kailangan ituloy-tuloy ko itong si Uno. May mga times po nagsa-flyers kami, kasama po yung grupo ko, yung magnet. Every time po nagsa-flyering kami sa Cubao, may mga times na hinuhuli kami ng mga guard. Pero sige lang, tuloy pa rin po kami. Kasi sabi namin, malay natin dito tayo makakuha ng mga tao na makakatulong natin sa negosyo para umasenso tayo. Kasi kahit parents ko po, nung kunento ko ito, sobra pong sabi nila, hindi yan totoo anak, dahan-dahan ka sa Manila, maraming kalokohan dyan. Pati po mga friends ko, mga kababayan ko, iniiwasan ako. Ang baba po ng tingin nila sa akin, sa mga nag-uuno, ang baba po ng tingin nila. Sabi nila, yung mga nagsisimula lang po sa uno, yung mga nag-start sa uno, yung mga wala na daw choice sa buhay. Sabi ko po sa utak ko, tama nga naman. Kasi kapag nakita mo si Uno, magkakaroon ka pa ba ng ibang choice? Eh, andito na yung pag-asenso. Ang dami pong rejections, ang daming hirap. Sobrang dami po ng pinagdaanan ko. Minsan nga po, napanghihinaan ako ng loob dahil babae nga po ako. Minsan, nag-iimo-imo din. Sabi ko, totoo ba talaga tong Uno? Mga ilang months ko po sa Uno, totoo ba talaga? May talaga bang kitaan na malaking pera? Talaga bang nangyayari yan? Sabi po sa akin ng mga uplines ko, lalo si Mike, sige, tuloy lang natin to. Magtuloy-tuloy lang tayo, hindi natin alam kung ano yung magiging end result nito hanggat hindi natin tapusin to. Nagtuloy-tuloy po ako hanggat umabot po ako ng ika-6 months ko po. Estudyante po ako ng FEU that time. Nakabili po ako ng brand new na Mazda 3. Ang sarap po sa pakiramdam. After another more than year, nakabili po ako ng second car ko. Yung dream car ko po, BMW. And last year din po, nakatira na po ako sa isang condominium. Sobrang iba po yung pakiramdam. Dati po napapanood ko lang yung mga travel incentives ng Uno. Hanggang sa ngayon po, nakakasama na po ako last year sa travel ng Hong Kong.
nung kailan lang po sa travel ng Singapore, totoo po ang uno, totoo pong may malaking kitaan, punang sakripisyo, lahat ng pinagdaanan ko nahirap. Tandaan niyo po lahat po yan, it's all worth it. Sobrang worth it po lahat. Kung ngayon, nahihirapan ka, kung ngayon, nagugutom ka, nasa tamang daan ka. Kung minsan, nakakalimutan mo ng kumain, okay lang po yan, nasa right path ka, ituloy mo lang. Ituloy-tuloy lang natin to. Bakit? Kasi after ng ilang years, after ng ilang months, nakikita po ng Diyos lahat ng trabaho natin. Kapag sa tamang panahon, kapag deserving ka na, higit pa po sa pangarap mo ang ibibigay niya. The crowds will cheer when they see my face, and a voice keeps saying, "This is where I meant to be." I'll be there someday. I can go the distance. I'll find. My